Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa iyong kubeta o banyo, baka malasing ka. Iwasan ang paglalagay ng toilet o CR sa gitna ng kabahayan. Hindi kailangan ang CR ang maging sentro ng bahay. Ilagay iyon sa bandang dulo ng bahay, sa kaliwa o sa kanan. Kung mayroong toilet ang second floor ng bahay, iwasang matapat ang kusina at dining area sa toilet. Masama iyon sa kalusugan ng mga nakatira. Iwasang nakataas ang buong toilet seat kung hindi ginagamit upang maiwasan ang pagka-drain ng chi. Panatilihing nakasara ang pinto at maglagay ng salamin sa labas ng pintuan nito. Kung mayroong bintana sa loob ng banyo, maglagay ng halaman sa window sill. Kung wala naman, ay maglagay ng salamin sa ibabaw ng toilet seat. Ang banyo ay hindi kailangang malaki, subalit dapat ay lagi itong malinis. Ang maruming banyo o kubeta ay lalong nakadaragdag sa negatibong vibrations at bad chi sa loob ng bahay. Dapat ang korte ng banyo ay laging kwadrado. Iwasan ang irregular na korte, lalo na ang patatsulo. Iwasan ding magkatapat ang pinto ng kwarto at ang pinto ng banyo o ng kubeta. Iwasan din ang pinto ng banyo na nakatapat sa dining table o refrigerator, lalong hindi ito dapat na itapat sa kalan. Makatutulong din ang paglalagay ng halaman sa loob ng banyo. Ilagay iyon sa ibabaw ng lababo o di kaya naman ay sa isang sulok. Sana po ay nakatulong ang ilang feng shui tips na ito para sa ating banyo o kubeta. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat.